Magandang araw sa inyong lahat. Sana mapansin niyo po ang kwento kong ito. Ako po si Antonio. Nagtatrabaho ko sa isang kumpanya noon sa Maynila. Hindi pa gaano kalaki ang sahura noon, pero sumasapat naman. 1996 pa lang kasi noon. Simpleng empleyado lang ako. Pero paborito ako ng mga bisor ko. Masipag daw kasi ako eh. Dahil doon, kilala ko sa department namin. Hanggang sa isang araw, biglang may bago sa opisina namin. Babae siya. Maganda at maputi. Hindi naman katangkaran. Tama lang yung taas niya. Higit sa lahat, mainhin siya. Siya si Emily. Tahimik lang at hindi gaano nakikihalubilo sa iba. Mahiyain siya sa mga tao. Pero sabi nang nag-interview sa kanya, matalino naman si Emily. At yun ang dahilan para madali siyang matanggap sa opisina. Bukod sa pagiging bagong salta, takaw attention din talaga yung kagandahan ni Emily. Kahit di naman ako, hindi ko maiwasan na tanawin siya. Napakaamo na mukha. Tipong iisipin mo talaga na hindi siya nagagalit. Dahil halos lahat ng attention ng lalaki ay na kay Emily, hindi maiwasan na may maingit sa kanya. May pagkakataon na nakita ko siyang binabuli ng ibang babae. Hindi ako nakailam kasi una sa lahat, nahihiya akong lumapit. Tumagal ang isang linggo, dalawa, at sa naging isang buwan na, hindi pa rin nag-resign si Emily. Tiniis yung panggugulo ng iba sa kanya, lalong-lalo na yung mga lalaki sa ibang department. Isang beses nga, habang palabas na ako, nakita ko si Emily. Kinakausap siya ng isang lalaki. Sa itsura pa lang ng lalaki, mukha nang hindi gagawa na maganda. Nang mapansin kong hinawakan niya sa Emily, lumapit na ako. Pumagit na ako sa kanilang dalawa. Nagmagandang loob lang ako. Mabuti na lang. Umalis din kaagad yung lalaki. Nagpasalamat sa akin sa Emily noon. At dahil doon, nagsimula ang pagkakaibigan namin. Palagi na kami magkasabi kumain. Doon ko na nalaman na madaldal din pala siya. Kasi kwento siya ng kwento eh. Mahilig siya sa mga nakakatakot na kwento. Madalas siya ngang ikwento sa akin yung tungkol sa mga aswang. Ang dami niyang alam sa mga aswang. Kahit na hindi ako mahilig sa ganun, pinapakinggan ko na lang siya. Bukod doon, ang dami ko pang nalaman ng mga weirdong bagay sa kanya. Nalaman ko na wala pala siyang reliyon. Pero kahit naman ganun, hindi naman siya masamang tao. Inisip ko na lang noon, baka ganun yung tradisyon nila. Noong mga panahon yun, mas dumalalim na yung pagkakaibigan namin ni Emily. Dumating na sa punto na iba na ang tingin ko sa kanya. Nararamdaman ko na ganun din naman siya sa akin. Kaya nang hindi na ako makatiis, nagtapat na ako sa kanya. Natakot kasi ako maunahan eh. Marami kasi nagkakagusto sa kanya. Pero karamihan doon, mga manyakis. Laking tuwa ko noon nang sagutin niya ako. Walang hanggan yung ligaya ko. Pero sa kabila ng saya, hindi ko inakala na marami palang magbabago sa akin. Yung nanay ko, biglang nagkasakit. Kailangan niyang maoperahan. Nagkataon na walang-wala rin ako. Tapos sa Emily, nagbago din siya. Hindi niya na ako masyadong nakakausap. Hindi na rin kami nakapagsabay sa pagkain. At tikit sa lahat, palagi kong nararamdaman na merong nakasunod sa akin. Minsan nga, may napansin akong lalaki na nakasunod. Matangkad, may kalakihan ng katawan. Nakita ko nga yung mukha niya eh, kasing putla ni Emily. Nung gabing umuwi ako na mag-isa, natakot ako. Sinusundan kasi ulit ako eh. May mga tao naman ako nakakasalubong, pero wala naman silang pakialam. Nang nakarating na ako sa may sakayan, sakalang nawala yung lalaki. Pero nagulat na lang ako kasi biglang nasa tabi ko na siya. Napalayo yung mga tao. Hinawakan ako ng lalaki sa kwelyo. Ang lakas niya, Sir Paul. Wala akong nagawa nung kinilidgad niya ako papuntang dilim. Tinanong niya ako kung ano ka raw sa Emily. Nagtaka naman ako kasi bakit niya ako kilala. Humihigpit na yung pagkakahawak niya sa kwelyo ko. Nasasakal ako. Kaya sinabi ko agad na girlfriend ko nga si Emily.
Sa kanya lang ako binitawan. Maraming sinabi sa akin yung lalaki. Pero ang pinakatumatak sa akin, sabi niya, sa oras daw na lokohin ko si Emily, bibiyakin niya yung tiyan ko. Hindi ko na naitanong kung sino siya. Bigla na lang kasi siyang nawala eh. Pusa na lang yung nakita kong tumatakbo palayo. Takot na takot ako nung oras na yun. Sa takot ko, bumalik ako sa opisina. Nakita ko sa Emily na kuusap yung may-ari ng kumpanya. Akala ko naka-uwi na siya noon. Pero, nandun pa pala siya. Lalapit sana ako. Pero inihaan ko na lang. Nakita ko kasing parang maayos naman yung usapan nila. Makalipas pang ilang araw, nagkakausap na kami ulit ni Emily. Akala ko may sakit siya. Minapansin kasi ako nagbago sa katawan niya. Yung balat niya kasi, mas lalong lumumutla. Ang weirdo pa dun, para nagkakaroon siya ng kaliskis. Hindi naman makapal na kaliskis. Manipis lang na parang plastic. Nakakapagtaka, kasi wala naman siyang ganun dati. Niyaya ko siyang tumambay na muna sa luneta. Gabi na ng oras na yun. Kabilugan din ng buwan. Alam niya na nga nun kung anong problema ko sa nanay ko. Napaisip nga ako eh. Kasi wala naman akong sinabi sa kanya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, napapansin ko siyang hindi mapakali. Init na init siya. Kahit malakas naman at malamig naman yung hangin nun. Tagaktak yung pawis niya sa noo. Hindi rin mapilimi yung kamay niya. Tinanong ko siya kung ayos lang siya. Pero nag-aya na lang siyang biglang umuwi. Tumakbo siya. Pero hinabol ko siya kaagad. Nang makarating kami sa medyo mapuno, saka ko na siya naabutan. Para siyang nasusuka o nabubulo na nun. Pero ayaw niya akong palapitin. Tumakbo ulit siya. At tumiko sa kabilang kalye. Paghabol ko ulit, hindi ko na siya nakita. Sa mga sandaling yun, hindi ko talaga alam kung anong problema niya. Nag-iba ang mga kilos niya. Minsan nga namumula na yung mata niya eh. Inisip ko naman na baka dahil lang sa puyat. Lumipas yung mga panahon. Dumating yung araw ng operasyon ng nanay ko. Akala ko, hindi na matutuloy yun. Wala kasi akong pambayad eh. Pero nagulat na lang ako. Kasi sabi sa ospital, bayad na raw yung operasyon ng nanay ko. Ang kailangan ko na lang hintayin ay kung ano mangyayari sa operasyon. Pumasok ako kong balisa. Iniisip ko kung sino ang nagbayad sa ospital. Nang nasa opisina na ako, napansin kong wala si Emily. Sabi ng mga katrabaho namin, hindi raw siya pumasok. Kalaunan, nalaman ko sa manager namin na nag-file pala siya ng leave. Nag-alala naman ako sa kanya kasi ako baka may sakit. Kinagabihan, hindi na ako mapakali. Iniisip ko talaga si Emily. Lalo pa, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Kahit kasi ako lang pinagkakatiwalaan niya, wala pa rin siyang sinasabi sa akin tungkol sa kanya. Nang makauwi ako sa bahay, nag-inom ako ng alak. Nung oras na yun, parang gusto ko na lang magpakamatay. Pero napahinto ako sa pag-iinom. Meron kasing nakatok sa pintuan namin. Ako lang ang mag-isa noon. Yung kumakatok, hindi ko pinagbuksan. Hindi na may kasi nagsasalita eh. Maya-maya, naalarma ako. Sa bintana kasi, may nakita akong dumaan. Sumigaw na ako noon. Tinanong ko kung sino yun. Wala pa rin sumasagot. Kinuha ko yung tubo sa ilalim ng katre. Nalapit sana ako sa pintuan. Pero, biglang may humila sa akin sa likuran. Gulat na gulat ako noon. Siya yung lalaking nakita ko sa kalye. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa loob. Bigla niya akong sinakal. Tinatanong niya ako kung nasaan si Emily. Wala naman ako maisagot. Mas lalo naman ako natakot. Nakita ko kasi na yung mata niya. Biglang nag-iba. Parang naging pula. Yung buhok niya, humaba rin noon. Sa lakas ng pagkakahawak niya sa akin, yung kuko niya, nabaon na sa leeg ko. Lumipas ang ilang sandali, binitawan niya ako. Nagbanta siya sa akin na kapag meron doon nangyari kay Emily, mamamatay ako. Dahil doon, mas lalo akong kinabahan. Natakot ako sa itsura ng lalaking yun. Para siyang halimaw na magbabago pa lang ng anyo.
Natulala ako at hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Nagtanong-tanong ako tungkol sa ganong itsura. Doon ko nalaman na isa palang aswang yun. Sa madaling sabi, yung lalaki naghahanap kay Emily, isang aswang. Kahit gabing-gabi na, bumalik ako ng opisina namin. Nagbapaksakali ako nandun sa Emily, pero wala pa rin. Wala na ako ibang nagawa noon, kundi ang maghintay na lang. Kinabukasan pagpasok ko ng opisina, nagkakagulo yung mga katrabaho ko. Kinabahan ako kasi narinig ko yung pangalang Emily. Mas lalo pa ako ng lamig nang sabihin nilang nasa ospital daw siya. Hindi na ako nagdalawang isip. Pinuntahan ko agad si Emily. Nang makita ko siya, naluma ako. Maraming pasa sa Emily sa katawan, lalo na sa bandang pisngi niya. Gising siya nang dumating ako. Umiiyak. Hindi pa siya agad nakapagkwento noon. Hinayaan ko lang siya. Makalipas ang ilang oras, nagkwento na siya sa akin. Kalmado na siya noon. Sabi niya, siya raw yung nagbayad ng pampa-opera ni Mama. Nakakuha siya ng pera sa may-ari ng kumpanya na pinapasukan namin. Pumayag daw siya makapag-date lang. Yun lang yung usapan nila. Pero pagdating nila sa Tagaytay, saka na siya pinagsamantalahan. May kakaibang gusto yung boss namin. Nambubugbog daw sa kama. Buti, nakatakas daw yung boss namin. Kung hindi, baka napatay niya raw. Pagtingin ko sa kamay niya, napansin kong mahaba yung kuko niya. Isang pulgado yung haba. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya yun para kay Mama. Halos sumabog ang ulo ko sa galit. Gusto kong patayin yung boss namin. Pero sabi ni Emily, nakatakas ng araw. Delikado rin yung buhay niya. Kasi babalikan daw siya. Ilalabas ko na sana si Emily ng ospital. Pero may pumasok na lalaki sa kwarto niya. Siya yung lalaking lagi nakasunod sa akin. Bigla niya akong tinakma. Dinikit niya ako sa pader. Buti na lang, kami lang yun nandoon. Kasi nag-iba na siya ng mukha. Aswang niya yung itsura niya. Hindi na ako makahinga noon. Papatay na talaga niya ako. Buti na lang, inahot siya ni Emily. Doon ko nalaman na magkapatid pala sila. Kuya ni Emily yung lalaki. Pagtingin ko kay Emily, humaba lalo yung kuko niya. Tapos nagbago na rin na kaunti yung mukha niya. Nawindang ako ng mga sandaling yun. Parang umurong yung tila ko. Hindi ako makapagsalita. Si Emily kasi, isa rin palang aswang. Muntik na sila magpang-abot. Buti nilang, umalis na kaagad yung kuya niya. Doon na inamin sa akin ni Emily yung lahat. Kung ano ba talaga sila. At tama nga ang mga hinala ko. Mga aswang talaga sila. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, parang wala na lang sa akin yun. Yung sakripiso niya kasi para sa nanay ko, hindi yun matutumbasan ng kahit na anong bagay. Wala na rin akong paki kahit sino siya. Mabilis ko natanggap sa Emily. Mas naramdaman ko kasi pagmamahal kaysa sa takot. Kinagabihan, nagdesisyon ako na lumapit sa mga pulis. Pero ayon ni Emily, marami daw kasing tauhan yung boss namin na pulis. Baka rumaisahan pa kami. Kaya ang ginawa na lang namin, nagtago na muna kami nung gabing yun. First time niya akong dinala sa bahay niya. Hindi namin naabutan na kuya niya. Sa bahay nila, marami ako nakita mga patunay na aswang nga sila. Mga libro, mga larawan at kung ano-ano pa. Kwento rin sa akin ni Emily, hindi pa pala siya ganap na aswang. Sa lahi daw kasi nilang aswang. Kapag daw tumuntong ka na ng 22 at hindi ka pa nakakatikim ng dugo, hindi rin matutuloy ang pagiging aswang mo. Noong mga panahon yun, 20 pa lang siya. Sa balitang yun, natuwa naman ako. Ilang oras na kami naghihintay sa kuya niya. Pero pagdating ng alas 12, biglang nagbukas yung pintuan. Kakarating lang ng kuya niya. May dugo sa kamay, pati sa damit. Napalunok na lang ako ng laway noon. Sobrang lakas ng kaba ko. Lalo na nung direkta na siyang tumingin sa akin. Nang tanongin ni Emily kung ano nangyari, gumising lang yung kuya niya.
Sabi-sabing binigyan niya raw ng aral yung boss namin. Yung boss na kasi namin, pinutulan niya ng ari. Muntikan niya ng patayin. Buti na lang, nakapagpigil siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ganun pala siya kabrutal. Nakakatakot. Magmula noon, hindi na kami bumalik ng kumpanya. Nagtagu-tagu kami. Bukod kasi sa perang pinanggamot kay mama, marami pang nakuha ang pera sa Emily. Sapat yun para makapagsimula kami ng bagong buhay at makapagsimula na rin ang negosyo. Isinama na rin namin si mama hanggang sa gumaling siya. Nalaman ko na mabait naman pala yung kuya ni Emily. Masyado lang siyang protective kay Emily. Nagsama-sama na kaming apat at namuhay kami ng tahimik sa probinsya. Hanggang sa nagbente doon sa Emily, hindi pa rin siya tumikim ng dugo. Hindi nagtuloy-tuloy yung pagiging aswang niya. Natinanggap naman ang kuya niya. Nirespeto ng kuya niya ang desisyon ni Emily. Nagkaroon kami ng mga anak at naging maayos naman yung buhay namin. Sa boss namin, wala na kaming balita sa kanya. Wala na rin kami pakialam eh. Karama na lang sa kanya yon. Hanggang sa mawala nga si mama, hindi niya nalaman na yung nakasama pala namin sa bahay ay milahing mga aswang. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Maraming salamat. Sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ni Emily, ng asawa ko na dating aswang. Hello guys, magandang araw. Good, happy sun, happy Monday. Ano ba sasabihin ko? Good morning, good evening, good afternoon, good noon. Pero anyways, happy Monday sa inyong lahat. Kamusta ang simula ng ating linggo? Balik trabaho after weekend. Anyways, shout out tayo. Mula to sa kwento natin kahapon, soup number 13. Red Rosal, hello hello. Renz Bustamante, Justin Peñaranda, Sir Paul, pa-request po, pakanta po sa tatay ko, happy birthday niya po ngayon, July 24, 75 years old na po, pero apakasipag pa din, pabalik-balik sa UMA, shout na lang po, kaya naman, always present sa new vlog, Sir Paul, batiin ko na lang po, kasi nakakahiya rin yung boses ko. happy, sana binanggit niyo po yung pangalan ni tatay niyo. Anyways, happy birthday po kay Papa ni Justin Peñaranda, kay Sir Peñaranda. Happy 75 years old. More birthdays to come and enjoy your life and more blessings to come and God bless you po. Catherine May De Jesus, Lourdes De Jesus, Mary Grace Roderos. Uy, member natin yan. Happy membership. Thank you po sa pagiging member natin. Thank you so much, Ma'am Grace Roderos. And God bless din po sa inyong family. Malin Yu, member din natin yan. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hi, Sir Paul. Speaking of kaina, natry nyo na po ba ang amare sa Torres Farm, Naik, or sa Tagaytay? Wala lang. Ay, hindi po, ma'am. Minsan dalawa namin yan. Amare sa Torres. Amare sa Torres Farm. Try natin dyan minsan. Shoutout kay Malin Yu, member natin yan. Imelda Pascua, hello. Sky Azure, Zihan Satol, Imelda Reyes, Virginia Bongo, Dance Balquera, Ken Tintan, hashtag news keeping at salamat po, Vasmia, Monique Mendez, excuse me, Neri Palisok, At May TV, Irene Duliete, Richard Aranya. Shoutout from Richard Aranya pala, from Cavite. Hello, hello. Boss Paul, sabi ni Ma'am Grace Bandige, ilang araw akong hindi nakapanig, finally nakauwi na rin ng Pinas after 4 years. Marami akong mapapakinggan. Uy, welcome back po sa Pinas. Marami salamat po.
Miss Dimple, si Miss First la. Katawa naman boss, well, first pa naman ako minsan sa comment section. Hindi kaya din kasi naglalagay ng pin eh. By the way, thanks boss, well, thank you ma'am. Eh, minsan Miss Dimple, si me kasi nagpipin ako tapos hindi naman ako nakapag-shout out. Kaya ganun. Anyways, hello ma'am. Si Miss First, hello. Marvin Campoy from Aklan, Jazz Riven Burak, Naomi Gold, Vincent Bacuno Reyes, Aliyah Ashnari from Angeles City, Pampanga, Miss Jazz, Melissa Martinez, Maricar Bilango, Lord Oliver, Princess Ravelo. Boss Paul, hindi pa ba nagsusulat sa'yo si Boss Ginoong Vet? Inaabante ko talaga. Yun, ang sarap siguro magkaroon ng kaibigan aswang na mabuti. Actually, nag-email siya sa akin, kagaya ng sabi ko nung nakaraan. Nag-email siya sa akin, tinatapos siya para po yung continuation ng kwento. Eh, alam niyo naman, busy rin yun as of now. Tsaka mahirap din magsulat ng kwento. Kaya naiintindihan ko siya. Tsaka oldies na yun si Sir Vet, kaya wag natin siyang apurhin kasi ano, kawang gawa lang naman yung ginagawa niya sa atin. Hintay-hintay na lang tayo. Jan Brian Galila, Ray Malubago, Shane Bagayan, Elaine Almera, Sharky Diaz 29, Shiny May La Chica Loke, your kapanset Sir Paul. Ako na 16 years bilag, oy, minor ka pa. Takpan mo yung tenga mo, oy. Chris Casarenas, Jamar Batingal, Ivan Vargas, Sir Paul, sana si Mangkanor. Oh, wala din naman kasi kayo nag-comment ng hashtag miss ko na si Mangkanor kahapon. Kaya hindi si Mangkanor yung in-upload ko ngayon. Sorry kayo. Wala akong maiisip. Shoutout boss. Angel Mancha. Maureen Ingson. Shoutout gaw kay from Singapore, Maureen Glens. Minerva Larbs. Pasigaw sa kapatid kong si Melody Larot, na sobrang matatakotin as in ang nginginig pag makikinig na ako dito. JJ Rue, Hayabusa Assassin, sobrang hashtag, ayun, so, ngayon ko lang nakita, hashtag, sobrang miss ko na si Mac, ano, baby girl. Romel Cantillana, hello. Hello kay Ma'am Dimple, Sumi Ryan, Christian Mercado, Annalyn Tumpang, Jamar Bilarmino, yeah, Jans Brusola, Rain Ash Phoenix, Lily Bernarte, Miss Dimple Simi ulit, miss ko na daw si Makanor, Leia Artillero, Lady Warrior 08, Guang Galawang Ez, Wing Wing 318, Lily Santiago, Mir Angelin Maulion, Miss Chona, Alewa Rigop, wow! Medyo marami rin pala nakakamiss kay Makalor. Pero hindi ako satisfied eh. Ang konti pa rin na nag-chat eh. Pero anyways, baka bukas or sa makalawa ko i-upload yung kay Makalor. Mary Ann Calma, Sandra Herrera, Jeremy A. Anog, Virginia Bongo, Neri Judith, Teresa Sosa, Sam Nocos, Maria, Diana Bagito, salamat sa'yo Paul, narinig ko din yung pangalan ko, God bless. Uy, salamat sa inyo ma'am. Jana Hayakin, Rubibi, Renz Bustamante, La Viuda de Buhi, Masakis Ella, Mirma Boho, D. Santiago, Catherine, May Desus, Mary Jace Elise, Miss Dimple Sumi, Lynn Villarante, Batuigas Justin, Alia Ashnari, Melissa Martinez, Ada Joyce Guadalupe, Grace, Angel Grace Oro, Adrian Garmino, Diana Bakilio, Mir Angelin Maulion, Loic Zar Custodio, L.A. Viuda de Buhi, Sheila May Roy, Abitot, uy, member natin to. Hello ma'am, salamat po sa pag-abil ng membership natin. Thank you so much. Nailin Pahayahay, Sheila May Roy, Carlo Perino Yoyo, D. Santiago, Zach Santos, Eileen Almera, Annika Mishka, at Annika Gopo. Guys, yun po yung last sa ating shoutout for today. Yun lang din po muna ating kwento. Sa susunod na episode na lang po ulit. Palike, comment, share, and subscribe po sa ating channel, YouTube channel, Creepy Mac Pancit, at sa ating Facebook page, ang Creepy Mac Pancit Stories.
pa-follow naman ng like po doon. Nag-upload na po ako doon pa isa-isa ng mga stories natin, lumang stories natin from YouTube. Okay, ako po si Paul ng CreepyMc Pancit. Kulitin niyo pa ako, hashtag miss ko na si Mangkanor. Upload ko na siya. Pag natawa ako sa mga... Ang ganda ng next kwento ni Mangkanor. Ang lupet. Nakakatuwa. Kaya kung ako sa inyo, i-comment ko na dyan sa ilalim. Hashtag miss ko na si Mangkanor. Anyways guys, muli ako si Paul ng CreepyMc Pancit. Sunod na kwento lang po ulit. Mac Pancit out.